Okay, so first natin gagawin is make sure na may naka-install sa atin na MSI afterburner. So, makikita nyo yun, nandito siya. Nag-run siya dapat dyan. Kung wala kayo naka-install, search nyo lang siya sa Google, MSI afterburner. Then, itong unang link niya, yung afterburner MSI. Click mo lang po. Then, download. Tapos, install. Then, puro next lang yun. Make sure na may install nyo yung Rivia Tuner. So, kasama naman yun doon sa installation. So, after nun, punta tayo doon sa website na pinaprovided ko sa link. So, ito yung Steam Deck Tools. So, download nyo lang siya. Yan. Kahit ano dito, okay lang. So, ako doon sa external mirror. So, yan. Wait nyo lang. Then, magpa-prompt yung download dyan. So, yan. So, may na-download na ako nito. Ang gawin na lang natin, install na lang natin siya, ano. So, dun sa downloads nyo, and hanapin nyo yung Steam Deck Tools. Then, run nyo lang siya. Then, yes. Next. More on next lang naman yan. Tapos, install nyo po lahat ng required nyo dyan. Okay. So, tatanong yan ng confirmation. And finish. So, ayan. Nakita nyo dito sa, ano nyo, nag-load na siya lahat, no? So, para ma-configure nyo lang yung controller, dito siya. Right click nyo lang po to. Then, instead of desktop, ilagay nyo siya sa X360. After nun, open nyo siya ulit. Then, make sure na use X360 with Steam para hindi po magkaroon ng conflict yung controller natin pag nag-run tayo ng Steam app. So, pwede nyo siya open ulit. Settings nyo, nakikita nyo rito na ito eh, down nyo lang to, make as X360 yan. Then, nandito na po yung mga configurations na gusto nyo. Pwede nyo i-edit yung shortcuts nyo sa likod. So, ayan. Doon naman po sa mga display settings natin sa OSD. Dito naman po yan. Right click nyo to. Then, lagay nyo siya ng full. Then, dito sa power control, nakikita nyo, pwede natin i-edit yung TDP, GPU scaling, APS limit, so on and so forth. So, yun, yung fan, pwede rin natin siya makontrol dito. Ako, ang ginagamit ko yung SteamOS. Yan. So, okay lang yan. Ignore nyo lang yung anti-cheat niya. Yan niya. More on yun lang, ano niya. Ang setup niya, very easy lang siya, guys. So, para matest natin, ayun, run tayo. Kahit simple game lang, makikita niyo overlay. Okay, so ayan, nakita niyo yung mga overlay niya, no? So, nakita niyo yung watts and GPU. Yeah, of course na. Okay.
So yeah, ayun, sana nakatulong sa inyo guys. Pwede nyo nang palitan yung SWCD nyo. So mas stable to and mas marami siyang functions na nagagawa. Gaya nga nung nakita natin, yung OSD niya is full detailed siya. Kasama na yung temperature, pati yung wattage nung Steam Deck nyo. So, very nice. Pwede nyo rin baguhin yung TDP, yung FPS limit niya. So, yeah, marami kayong magagawa rito sa Steam Deck tool na to, no? So, yup. And hope nakatulong ha. And palike and subscribe po ulit. And God bless.